Una sa lahat, ipinapaalam po namin sa inyo na nag-issue ang direktiba ang ating presidente sa PhilHealth para gawing voluntaryo po ang pagbabayad ng mga OFWs ng PhilHealth premiums. Alinsunod dito, inanunsyo na po ni Secretary Duque ng Department of Health na sinususpindi po niya ang item 10.2C ng Implementing Rules and Regulation ng Universal Healthcare na nagpapataw ng mas mataas na kontribusyon habang meron tayong problema po sa COVID-19. Inanunsyo na rin po ng POEA at ng OWA na hindi na po i-require ang pagbayad ng ng PhilHealth premiums ng mga OFW para sila po maisuhan ng kinakaulang mga papeles, yung tinatawag na OEC para makalabas ng bansa. Bilang pangunahing nagsulong po ng Universal Healthcare Law sa 17th Congress, lilinawin ko lang po. Wala po sa batas na nagsasabi na dapat patawan ng mga OFWs ng karagdagang premium sa pamamaraan na nais pong ipatupad ng PhilHealth. Yan po ay nasa Implementing Rules and Regulation para lang po sa kaalaman ng lahat. Secretary, good afternoon po. Sir, I'd like to ask for your din po sa PhilHealth. I understand suspended na po yung yung pagtataas po ng contributions sa OFWs. But sir, meaning ibig sabihin suspended, pero in the long run, sir, sisingilin pa rin po ba sila? So many OFWs and different groups are reacting to this. Na sabi po, nasasaktan masyado yung OFWs dito sa pagtataas na ito. Ano pong, is there any possibility na completely hindi na po matuloy itong pag-increase ng contribution sa OFWs? Well, sa ngayon po, habang meron tayong krisis, ang naging decision ng Presidente, wag na muna tayo magpataw ng karagdagang pahirap no, sa ating mga OFWs. Lalong-lalo na sa panahon na napakadami sa kanila ang nare-repatriate at nawala na rin ng trabaho. Now, whether or not mapapataas po yan, well, realidad po na ang isang insurance system ay kinakailangan nakabase po sa actuarial science. Ang linilinaw ko lang po ay unang-una, ang pagtaas po ay hindi 3%. It's only 0.5%, hindi po 3%. At pangalawa, nakasaad po sa batas na ating sinulong na kapag hindi nakapagbayad ng premiums, hindi po yan dahilan para mawala ng benepisyo. So kahit anong mangyari po, sagot po tayo ng Estado dahil alinsunod po ito sa obligasyon ng Estado na magbigay ng karapatan ng kalusugan sa lahat ng mamamayang Pilipino.